Hi, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon, may kasama tayo dito sa Facebook na to, Facebook Live na to, no? Isang OFW sa Kuwait, yan. General Manager siya actually ng samahan natin ng Preach Rebo sa Kuwait. Isa siyang OFW dahil sa ano. At tulad din natin, mga OFW, nag-OFW tayo dahil karamihan sa atin lumaki sa hirap sa Pilipinas, yan. Kaya lang pagdating sa pagiging OFW, nagkaroon ng maraming emergency din sa buhay, yan. Kaya nagkaroon ng maraming utang, nabaon sa utang, yan. Kaya lang na-overcome niya yung mga pagsubok na yan, mga binigay na trial sa kanya. Ngayon, milyonaryo na, yan, dahil sa natutunan niyang financial literacy na ibinibigay ng group namin, natin, yung Preach Rebo. So, pakinggan natin yung general manager ng Kuwait. Isa rin sa mga pinapalo ko, isang influencer, magaling siya magawa ng mga video, mga content niya. Kaya kung pagkatapos ng Facebook Live na to, napapanood nyo to ng live or napapanood nyo ng replay, yan. Follow nyo siya, no? Meron siyang YouTube channel. Lagay ko na lang dyan sa comment section mamaya. Follow nyo siya, sigurado marami kayo matututunan sa mga content na ibinibigay niya. Yan. Kasi naka-upload naman yan sa Facebook page niya saka sa YouTube channel. Yan. Ang pangalan niya, si Sir RJ Daan Concepcion. Siya yung general manager ng Kuwait. Yan. Ngayon, napakayaman na, marami ng properties. At balita ko may ano pa siya, mga field sa province nila. Yan. So ngayon, introduce natin si Sir RJ. Yan. Thank you, sir, sa pagkakataon na to na binigay mo sa amin, sa akin, na makasama ka sa Facebook Live na to. Ayan. Sir. Hello. Ayan. Live na tayo, sir. Andito tayo ngayon sa group na Usapang OFW. Ito yung Facebook page na pinopromote ko. Actually, it's a page. It's not a group. Pero dito, ayan, mag-share tayo ng mga buhay ng mga katulad nating nasa ibang bansa as an OFW. So, sir, thank you sa time mo. Pero maganda siguro magpakilala ka muna rin kung paano ka nag-start ng paano ka naging OFW diyan sa Kuwait, sir, di ba? Opo. Sa mga viewers mo, sir, sa viewers natin today, hello po sa inyo. No, tsaka sa mga nanonood ng replay din, hello din. Tagal na rin ako dito sa Kuwait, nasa mga 10 taon na rin mahigit. Galing ako ng Dubai, tapos Dubai ka ba dati? UAE ako dati sa UAE. Tapos napirate ako ng isang company dito sa Kuwait, kaya napasok ako rito sa Kuwait. Tapos sa French Revolution naman, part-timer lang ako dito before. Nag-refer ng mga kliyente, nag-attend ng mga trainings. Then, nakita ko yung opportunity dito, kaya nag-focus ako. Tapos ikaw na ngayon yung general manager dyan. Yeah, yes, opo. Bali, 3 years na, magpo-4 years na ako dito sa Fitch Revolution. So, na-promote ako last year ng manager, and then this year naman na-promote ako as the general manager. Oh, ang ganda talaga nung organization na to, ng community na to. Talagang kung gusto mong trabahuin, mag-effort ka, bibigyan ka naman ng chance na mag-grow. Yan, na habang nag-grow yung company, nag-grow din yung mga members. Yun yung maganda dun sa company ng Preach Rebo. Yan. Sir, bali, tanong ko lang, sir, no? Yung dahil, napanood ko yung video mo, nakaka-inspire siya. Pero nagdaan ka rin dun sa nabaon ka dun sa nagkautang-utang ka. Parang nagsabay-sabay yung yung mga kailangan bayaran sa Pilipinas, di ba? Apo. Ano ba yung mga nangyari sa iyo nung araw? Kaya nabaon ka sa utang. Ah, okay. That time kasi, meron akong investment na may property akong binili. Then, hinuhulug-hulugan ko siya. And then, meron din naman akong business dito sa Kuwait noon. Diyan sa, dito sa mismo sa Kuwait, may shop ako diyan dati. Tapos, nung nagbakasyon ako,
pag naka-budget na yung pera ko eh. Naka-budget na. Panggastos ko sa bakasyon. Ganun naman tayo pag mga pagkagastos tayong pera pag tayo nagbakasyon, mayroon na tayong nakatabi. Ngayon, pag uwi ko ng Pilipinas, yung pera ko, binayad ko sa property ko. Hinulog ko lahat doon. Hinulog ko siya lahat sa property ko. And then, yung pera na natira, yun yung panggastos ko sa bakasyon ko hanggang sa makabalik ko, makabalik sana ako. Yan nangyari kasi, yung anak kong pangalawa, may ano sa tenga, may cyst sa tenga. So, pinoperahan namin. Ngayon, sa Pilipinas yun, sir? Sa Pilipinas, nung nandun ako sa Pilipinas. Ngayon, yung pangalawa ko namang anak, ay yung bunso ko namang anak, nahulog sa hagdanan. Naku po. Oo. Halos magkasabay yun? Magkasabay yun. Oh, lumambot yung loko niya. Lumambot. Oo. Tapos, syempre, dinala namin sa ospital. Eh, dalawa yung anak kong ano na sa ospital. So, ngayon yung mama nila, yung asawa ko, nag-alala na rin. Doon mismo sa ospital na admit kasi tumaas yung high blood lang yun sa kakaalala. Tapos yung mama ko naman sa puso naman. So sabay-sabay lahat yun. Ang masakla pa nito, yung pera na naibayad ko na sa property, hindi mo na siyempre, hindi mo na makukuha yun. Nandun eh, safe na yun kasi sinecured ko na yun eh. Ngayon, yung pera na hawak ko na natitira, na gastos ko, imbis na para sa pakonsumo, gastos na minsan, napunta sa ospital. Ang bakasyon sa akin. Opo. Ngayon, yung business ko naman dito sa Kuwait, habang nakabakasyon ako, bumagsak naman. Bumagsak naman. Medyo naloko tayo ng partner natin dito. Naloko ko ng partner ko. So, ang nangyari, bumagsak yung business ko dito sa Kuwait. Nagka-utang-utang ako sa Pilipinas. Ang daming binabayaran. So, nanghiram ako sa tao. May tinawagan ako mga kakilala nung nasa Pilipinas ako habang inaayos yung pamilya ko na nasa ospital. Tinawagan ko, nagpadala sila ng pera sa akin pero may interest. Oh, teka. Nasa Pilipinas ka, tumawag ka sa mga kakilala mong nasa Kuwait. Yes, yes. Okay. Kasi nga short na ako eh. Wala na akong wala na akong budget eh. At least may natutuhan ka pala. Opo, ganun. So ngayon, nung nakapangutang ako sa kanila, sa tao, malaki yun. Kaya may interest. So umabot yun ako lang kulang mga... Yung unang hiram ko, 1,000 KD, nasa 160,000 pesos. Tapos yung pangalawa, umabot siya ng 200,000. So inisip ko, madaling bayaran to kasi okay naman kasi yung sweldo ko dito sa Kuwait noon. So sabi ko, pagbalik ko, madali ko itong mabayaran. Ang plano ko, mag-loan ako. Pag nakapag-loan ako sa bangko, ibabayad ko dun sa mga utang ko. Ganun yung plano ko. Ngayon, pagdating ko naman ng Kuwait, ganito naman nangyari. Pagdating ko ng Kuwait, magpa-file na sana ako ng loan kasi nga, ang tubo doon sa mga hiniraman ko sa tao is 10%. Ang laki. Sa tao yan, kapwa mo Pilipino. Opo. Eh kung sa bangko, ang tubo lang nakukunin nila is 3 or 4 or 5%. So, nag-file ako ng loan sa bangko. Nung nag loan na ako sa bangko, na decline ako. Loan sa bangko sa Kuwait o dito sa Pilipinas. Pagbalik ko ng Kuwait, file ako ng loan. Oh, buti pwede pala yun doon, no? Pwede po. Ngayon nung kaya lang na decline. Na decline ako. Hindi ako inaprubahan kasi kasi ang salary bracket is nasa 80,000 pesos lang. Ipasok ako, pasok na pasok kasi medyo malaki nga yung sweldo ko rito noon. Sa nung ako ay nagtatrabaho pa. Pero nagtataka ako bakit ako na-decline kasi yung salary bracket pasok naman. Yes. Yun pala yung company namin mismo naka-block sa bangko. Ah, dahil connected ka dun sa company na yun. Yun yung yes. Yun yung naging dahilan kasi bakit siya naka-block kasi nga ang daming mga nag-loan sa bangko na tumakbo. So yung company mismo ang na-block. Opo. Oh, yeah. So ang nangyari ngayon, isang bangko lang naman ako nag-apply. So, sinubukan ko sa other banks, ang nangyari naman din, same thing. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung kumpanya namin naka-block sa lahat ng bangko, as in sa lahat. Parang nadamay na lahat, parang kasi credit. Opo. So, ngayon, ang nangyari, hindi ako nakapag-loan. Ngayon, bumagsak yung business ko, may utang ako, may interest pa, tapos savings ko naubos, tapos wala na yung sweldo ko tsaka sweldo ni Mrs. Halos doon na lang napupunta sa interest kasi ang utang ko na dati
umabot siya kulang-kulang mga 7,000 ano KD, umabot ng 1 million yun. Nasa mga ganun. Mm-hmm. Yung gastos ko. Kasi nga, yung pera ko din naman, nung nasa Pilipinas ako, yung bit-bit ko, naibayad ko na rin kasi sa property. Of course, di na natin pwedeng kunin yun. Mm-hmm. So, yun. So, ang ginawa ko, kaya ako naman nakilala si Fitch Revolution, kasi nga, nung time na yun, naghahanap ako ng extra na pagkakitaan. Ayun. Doon pumasok. So, opo. Dati kasi hindi ko pinapansin yung Fitch Revolution kasi meron naman ako negosyo, malaki naman ang sweldo ko, tapos nandiyan naman si Mrs. Tapos meron pa rin naman akong kahit papano business sa Pilipinas na ako konti. Yung sabi ko, okay na, pero nung nagipit ako, tiningnan ko yung sistema. Pumunta ako dito nun sa Fitch Revolution. Nung nakita ko yung system ng Fitch Revolution na unang-una, wala kang babayaran, walang membership fee. Yes, tapos yes. Makakatulong ka pa sa tao kasi nga yung taong mga dadalhin mo rito talagang matututo rin. Mm-hmm. Kagaya ko na malaki sweldo, marami naman dyan sa mga kababayan natin malaki sweldo, pero ang problema yung pagpapalago, yun yung problema eh. Oo nga. So, i-handle yung pera. Oo, paano i-handle. So yun, doon nagustuhan ko yung Fitch Revolution kasi I thought na pera-pera lang siya. Alam mo yung gano'n, pero hindi pala. So, nung nakita ko yung konsepto nila, may nag-invite sa akin na pangalan niya si Joel Crisostomo. Ayan. 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 Dinala kami dito sa Fitch Revolution. O, shout out sa kanya. Pinakita ko sa inyo. Shout out kay Joel Crisostomo. Siya yung nag-invite sa akin noon. Sa amin ni Mrs. So, nagustuhan ko yung sistema. Tapos na magkakaroon ka ng negosyo na wala kang puhunan. Kasi sir, tingnan mo, no, nag-negosyo ako dito sa Kuwait. Kumuha ako ng sponsor. Bibilhin mo yung produkto. Tapos may papasweldohan ka, tapos transport. Dami. Dito kasi sa Fitch Revolution, wala kang babayaran eh. Kaya nagustuhan ko siya. Sabi ko, wala nang sakit ng ulo. Produkto, nandyan na. Opisina, nandyan na rin. Alam mo yun? So, doon nagsimula. Ang ganda, sir, no? Parang doon sa istorya mo kanina, yung hindi naman siya talaga yung parang naging, ano ba yun, magarbo ka or magastos ka. Parang, nangyari lang talaga yung mga emergency na hindi natin inaasahan sa buhay. Ibig sabihin, kahit na well prepared tayo, maingat tayo sa pera, ganun-ganun, may mga chance pa rin na may mangyaring na ganun, sabay-sabay na gastusin. Kaya napakahalaga ng meron ka rin tinatawag na savings, di ba? Emergency fund na tinuturo din naman ng ano ng Fitch Revolution na mag-handle ng pera. Ang maganda dun sa shinare mo rin kanina, sir, yung dahil lumaki na yung mga bayarin mo dahil interest na yung binabayaran mo. Nakilala mo si Fitch Revo. Thank you kay Sir Joel ba? Joel, yes. Thank you kay Sir Joel. Nakilala mo yung Fitch Revo. Ngayon, bukod sa kumikita ka sa dati mong trabaho, merong additional income na pumapasok sa iyo, 'di ba? Tapos ngayon nagtuloy-tuloy na may mga property ka pa ngayon na nagbibigay din ng income sa iyo. So parang sabay-sabay na 'no, yung parang volume na yung pumapasok na pera. At the same time, yung istorya mo nakaka-inspire din ng ibang tao kung bakit kailangan nilang mag-join sa mga ganitong mga financial literacy na mga movement para maging handa din sila sa mga ganitong sitwasyon. Katulad nung nangyari sa iyo, kahit di naman talaga siya, hindi ka naman talaga parang hindi mo naman talaga parang naging pabaya ka sa pera mo. Pero nangyari talaga yung emergency, mga savings kailangan gamitin, di ba? Totoo. So maganda sir yung last time kasi sorry sir yung last time kasi na wala pa yung Fitch Revolution naging kampante ako kasi malaki nga sweldo, nandiyan pa si Mrs. Tapos yung oras ko napupunta lang kasi sa wala kasi dito sa Kuwait ang dami kong ginagawa dito sa Kuwait pag during free time ang dami kong ginagawa kasi meron akong organization dito na hawak yung Guardians, ako yung presidente nila that time. Tapos, mga fraternity groups ko, opo, yung brotherhood. Tapos, may banda pa ako dito sa Kuwait. Banda ka, sir? Opo, nagbabanda ako.
Tapos yung basketball team pa. Tapos ang dami kong, tapos active pa ako sa embassy noon, sa Filipino community. Talagang yung oras ko, yung vacant time ko, occupied siya. Pero I'm busy, pero hindi ako productive. Alam mo yun, yung gano'n. Ayun. Maganda yun. Busy, ka, pero hindi busy, ka productive. Pero magandang topic yun, sir. Busy. Oh. Parang ako rin eh. Pag nanonood ako ng Netflix, busy ako manood, pero hindi productive. Kagaya niyan. Hindi pa kasama yung nag-games pa ako kasi nasa technology ang line ko eh. So lahat ng games, sa it's either sa cellphone or sa any computer games, talagang updated ako. Isa pa yon, yung patay ng oras mo instead of converting it into income na isa zero. Bukod pa doon ha, nasayang yung oras mo. Maganda yung nabanggit mo yung busy pero hindi productive. Parang tinamaan ako doon. Anyway, anyway, batiin ko sir yung mga nanonood ngayon ha, si Preach Chris watching yan. Joel Kabantog Crisostomo. Yan, thank you for watching. Ayan. Si Apps. Si Pelin Peril Vulcan, Aida Avila, Brendo Napala, Rosemary Romero, saka si Jaime Carcilla Jr. Yan. Hindi ko nakikita yung ibang name ng mga nanonood kasi ano, hindi nag-show up sa akin. Pero anyway, right now we have 19 viewers. Saka kung nanonood kayo ngayon, nanonood kayo ng live, let me know kung saan kayo nanonood. Kasi ako, taga California, USA. Si Sir RJ, taga Kuwait. Yan. So dahil online tayo, mahalaga sa amin na katulad namin na nag-online na ganito na nalalaman namin kung hanggang saan nakakarating yung mga Facebook Live na katulad nito, mga live stream video. Kaya lagay niyo dyan sa comment section kung saan kayo nanonood para ma-shoutout ko rin or mabati ko rin kayo. Yan. Saka kung so far na-inspire kayo sa storya ni Sir RJ, bigyan nyo naman kami ng hearts or like dyan. Yan. Thank you. Yan. Si Preach Chris, sabi niya, hi po. Si Preach Ambassador Corky Yongo is watching from Kuwait. Yan. Taga Kuwait, wow. Nandiyan sila. So sir, ngayon, ang galing ng istorya mo. No? So, baga, nag-start ka rin from, nung nag-join ka siyempre sa Preach Rebo, siyempre nag-start ka rin from the, ano? Lowest din, no? Dahil tinrabaho mo siya, ngayon ikaw nang general manager dyan. So nakaka-inspire talaga yung nangyari sa ano mo, sa yung istorya mo. Kasi from baon sa utang, ngayon, ang dami mo ng properties, tapos ang dami mo pang natutulungan, ang dami mo na-inspire. Kaya sana, kung nanonood kayo no, sa mga taga Kuwait, yan. Sa mga taga Kuwait, nasa Middle East. Kung hindi pa kayo member, wala pa nag-invite sa inyo sa Preach Rebo, pagbigyan nyo yung, mag-attend kayo sa Preach Rebo, message nyo si Sir RJ. Yan. Message nyo siya, yan. May phone number ka ba, sir, na pwede nila tawagan or message ka na lang nila sa messenger? Yes, pwede nyo kaming i-message sa, yung mga nagko-comment dyan from Kuwait, yung mga nag-message dyan from Kuwait, yung mga nag-comment dyan, pwede nyo silang message na dyan si, yan, si Fridge Ambassador Corky, sila Joel, sila, yan, si Linda, yan. Pwede nyo silang kontakin. Pwede nyo silang kontakin para po sa ating, actually, libre lang naman eh, ang kagandahan. Meron akong invitation na natanggap, sir, from the other companies dito sa Kuwait na seminars. Pero may mga bayad. So sa atin po kasi ang ginagawa natin, lahat yung libre, tapos may mga paraffle pa tayo, may pinapamigay pa tayo. So ano to, kapag nag-attend ka rito, marami kang matututunan, tapos may makukuha ka pang mga pa-premyo. And at the same time, itong seminar na ginagawa natin is human development to it. Especially na, lalong-lalo na yung paghawak natin ng pera, Doon lagi sablay ang mga OFW eh, kasi kahit gaano kaganda trabaho, kahit gaano kalaki sweldo, umuuwi pa rin talunan gawa nung yung bang illiterate when it comes to money. Yung mag-handle, no? Kaya mga kababayan namin, kung saan man kayong bansa, kontakin niyo yung mga ambassadors and advocates sa mga, kasi international naman ang Fitch Revolution. Sa mga nandito sa Kuwait, yung mga nagko-comment naman dyan sa baba,
Mm-hmm. Yeah, sila ang kontakin ninyo. Pagwapuhan na lang daw at pagandahan na lang daw sa baba. Yung mga nagko-comment dyan. So yung mga ano, no, kung napapanood nyo ito ng live or napapanood nyo ito ng replay, pag replay nyo na napapanood, kung gusto nyo mag-join sa Kuwait, lagay nyo na lang, maghanap kayo ng ano, yung mga nagko-comment dyan, yes, hanapin nyo na lang yung may pinakagwapong profile or pinakamagandang profile. Yun yung, yun yung kontakin nyo. Yan. Para ma-assist niya kayo, ma-assist nila kayo, malaman nila kung masabi nila sa inyo kung saan kayo mag-a-attend, kung anong oras, ganyan, para saka ma-welcome nila kayo doon sa opisina nila diyan sa Kuwait. So, message niyo na lang sila yung mga nasa comment section. Pero pag nandito naman kayo sa USA, Canada, message niyo na lang. Message niyo na lang din ako. Yeah, yeah. Yeah, thank you sa mga nanonood, si ang daming taga-Kuwait, sir, ha? Jenny Alipon Lontes, yan. Jenny, yan. Yan, siguro maganda sa mga, ano, na, mga nagko-comment, kung taga-Preach Rebo na kayo, lagay nyo na lang dyan, siguro, watching, this is Preach Rebo, Jenny, from Kuwait, kanan. Watching from Kuwait. Para at least, alam ng mga future na manonood na kayo yung mga member or advocates ng Preach Rebo sa Kuwait. Yan. Si, ano, si Nico Matutina, yan. Wow. Yeah. Reynold na lang, di pa ako, sir. Reynold na lang. Oh, bro, bro. Yan. Bro Reynold. Yan. Yan. Thank you for watching. Thank you sa mga nanonood. Sir, so bali ngayon, ano ba yung itinuturo dito? Kasi nabanggit mo kanina, parang, kasi ito, parang dalawang part yan, no? Yung Balik Mayaman Action Program na binibigay nyo, training nyo. So may different schedule yon dun sa nabanggit mo kanina na business na walang puhunan. So parang dalawang magkahiwalay yan, di ba? Na na parang may relevance sa isa't isa. So ngayon, unahin natin siguro yung Balik Mayaman Action Program. Kung kanino ba to, para kanino ba to, at sino ba yung mga attendee ko. Naputol ako. Okay. Okay, sige, invite ko sila. Dito kasi sa ano, sa Preach Revolution, dito tinuturo yung unang-una yung human development, no? Yung Freedom Business Action Program natin, yung Freedom Business Action Program natin. Libre 'yon para to paano magnegosyo. Marami kasing mga Pilipino, marami kasi tayong mga kababayan, no? OFW na. Meron silang 100,000, for example lang ha. Meron silang 100,000. Iniisip na agad mag-negosyo ako ng ganito. Oh, yeah. Pero nun, ang pinapahawak nila sa negosyo nila ay yung pamilya nila. Ayun. Okay. Oo, di ba? Maraming tinatamaan dyan. Na, di ba, ganun. Tapos ito pang ano doon. Ito pa, ano, naputol ako talaga. Wala kang internet? Yeah. Naputol. Ayun. Yan. Nakalive. Sorry, sir, ako. Okay lang. Nakalive ka. Yan yung beauty ng live, no? Kasi pagka malalaman mo talaga pagka live, may mga ganitong ano. Yun. Pangyayari, yan. Yes, sir. Tuloy-tuloy tayo. Naka-live ka. Okay. Yan. Sorry. Tapos sa Freedom Business Action Program, ito yung FBAP na tinatawag. Freedom Business Action Program. Papakita ko sa kanila yung flyers natin. Ito. Meron ko tayo dito. Ayan. Freedom Business Action Program. Ayan. And yan. Freedom Business Action Program. Yan. Yan yung business na walang puhunan. Yes. So, pero kailangan ng effort, di ba? Opo, dito tinuturo paano magnegosyo kasi karamihan sa atin, kaya maraming na-scam, maraming naloloko, kasi nga hindi pa inaral yung mga pinapasok. No, meron namang traditional business, let's say for example, ako, may pera ako. Nagtayo ako ng pagpalagay nating hardware shop, tapos biglang nalugi. Bakit? Yun eh. Bakit nalugi? So dito sa Freedom Business Action Program, kung gusto mong magnegosyo ng mga traditional na negosyo, tinuturo namin dito kung paano ka maging successful sa negosyong yon. Bukod pa sa business na ibibigay namin sa mga kababayan natin na libre, which is yung Freedom Business Action Program. So tinuturo dito paano patakbuhin yung negosyo mo, na sarili mong negosyo. For example, may piggery ka, may hardware shop ka, may barber shop ka. Kung paano patakbuhin yon, tinuturo natin yan dito. Wow. And then,
itong business na binibigay natin sa kanila ng libre, tinuturo din natin yan kung paano patakbuhin itong business natin na to. Mm. At kung kailan mo ba makukuha yung ROI mo or return of investment na ginawa mo sa negosyo mo ngayon, at paano ba ang kitaan dito sa Freedom Business Action Program na ginagawa natin. At ito po'y libre. Wala po silang ilalabas. Oh, yan. Okay. Yan po yung Freedom Business Action Program. At meron naman tayong itong Balik Mayaman. Ito, Balik Mayaman na to. Yan. Balik Mayaman, Action Mayaman, Program. Action Program. Oh. So, hindi tayo Balik Bayan na lagi. Balik Mayaman na. So, ganito siya. Ano naman itong Balik Mayaman? Ang ginagawa naman sa Balik Mayaman is a lot of people na magaling talagang kumita. Masipag, magaling dumiskarte, magaling gumawa ng pera, pero hindi kasi sapat yun eh. Kasi kahit kumikita ka ng 2 million pesos every month, yes. Kasi naman sa 2 million pesos every month. 2 million hindi, din ang gastos every month. Oo. Pero hindi mo alam paano mo siya palalaguin, talo ka. At ito pa masaklap. Yung kinikita kasi natin ngayon, which is from our active income means yung pinagtatrabahoan natin, pag bumigay yung katawan natin, paano na? Diba? Ibig sabihin, yung faucet of money mo is galing lang sa katawan mo, galing yung sa sarili mo, mapuputol na. So, paano na? So, meaning, so sa madaling salita, dito sa Balik Mayaman Action Program na tinuturo natin, yung Balik Mayaman na yan, dito tinuturo kung paano yung pera mo na pinaghirapan mo ang magtatrabaho for you. Kasi one day, bibigay katawan mo at magre-retiro ka. So, yun eh. What is your life after employment kapag wala ka ng trabaho, di ba? So, yun yung tanong dun eh. Anong magiging buhay? So, sa Balik Mayaman Action Program, tinuturo yun. Marami kasi akong mga kilala dito, sir, na kahit hindi dito sa Kuwait, no? Sa dami ko nakakausap, ang dami dito na tawag nito, magaling kumita. Magaling dumiskarte ng income. Meron pa nga dito, may kilala nga ako, sir, na nakapangasawa siya ng foreigner. Oh, okay. Nakapangasawa siya ng foreigner. Kaya, ito, lesson to. Ngayon, yung foreigner kasi is, ito, taga Middle East, ha. Pagka nandito ka kasi sa Middle East, meron silang, yung government may binibigay na pera sa kanila. Alam mo yun? Ah, oh, yeah. Parang may allowance, parang may alote ba tawag doon, or sweldo sa kanila na binibigay allowance from the government. Opo. So, ito yung lalaki. Diba? Opo. Ito yung lalaki na foreigner, mayaman, may negosyo, meron din siyang allowance from the government. So, ito si kabayan. So, nakilala niya, nag-asawa sila ngayon. Diba? Ngayon, ang ano neto is, ang storya niyan is ganito. May pera sila. Ang iniisip kasi natin neto, paano kung biglang bumagsak yung bansa kung nasan sila? Alam mo yung bumagsak yung ekonomiya, yes. mabago yung tawag nito, yung batas. Kasi iniisip kasi na minsan mga kabayan natin nakapangasawa ng ganyan na lifetime yun. Pwede kasing maputol eh. So, dito tinuturo natin sa Fitch Revolution na yung income mo, kinikita mo, kung saan man yung source ng pera mo, eh mailagak pa natin sa kung saan magbibigay ng profit. For life, yes, lifetime siya. Na magbibigay siya ng profit. Kasi I believe na ang magpapayaman sa atin is hindi yung active mo eh, hindi lang yung active mo. Yes, makakatulong yun. Talagang minsan yun yung stepping stone para sa akin. Ha? And then, yung profit, yun yung magpapayaman sa'yo. Pero hindi lang yung profit, yung flow ng profit. For example, may profit, yung sweldo mong 100,000, nilagak mo into a money-making machine na nagpo-produce sa'yo ng 20,000 kada buwan, pero lifetime siya. O di maganda yun. So yung 100,000 mo, nilagak mo into an investment vehicle na magpo-produce sa'yo ng 20,000 kada buwan, maganda yun. But 20,000 pesos monthly na nakukuha mong profit, hindi pa rin magpapayaman sa atin yun. Dapat marami siyang flow. Ibig sabihin, papayaman sa atin yung flow ng profit. So, paano ba magagawa yun? Paano ba sisimulan yun? Yan, tinuturo namin sa Balik Mayaman Action Program. Yan. Sir, parang, parang, para sa akin, no, kung first time ko mag-a-attend sa mga ganyang, yung mga nabanggit mo, no, parang, siguro pagka first time ko at nag-attend ako, baka ma-overwhelm ako sa dami ng information. Nabanggit mo yung active, passive,
flow ng profit. Yan. So meron ba tong parang series na kailangan na pwede kong pumunta anytime na pwedeng paulit-ulit akong mag-attend para ma-embed sa sa mindset ko yung mga tinuturo niyo diyan sa Preach Rebo. Yes, ang kagandahan kasi sa atin no yung schedule yung blueprint ng pagyaman or ng negosyo or paggawa ng income is the same lang siya, parehas lang. So kailangan din nating mag-attend ng mga seminars, kailangan din ulit-ulitin siya para para maging kakapit sa ano mo, kakapit sa iyo mismo. Parang kanta, narinig mo siya isang beses, nagustuhan mo siya, pero hindi mo siya ma-memorize kung hindi mo siya ulit-ulitin. So kailangan mag-attend ka ng mga seminars, kahit narinig mo na, ulitin mo pa rin. At ang kagandahan sa Preach Revolution, sir, hindi lang Balik Mayaman Action Program, Freedom Business Action Program, hindi lang yung pagpapalago ng income, hindi lang yung pagkaroon ng business na walang puhunan. Marami pang tinuturo sa Preach Revolution. Meron pa ito. Pakita, okay na ba? Pakita ko, sir? Yes, yes. Sandali, patayin ko lang electric pan ka. Tuloy-tuloy ka. Sige. Ito, tingnan nyo. Ayan siya, mga kabayan, no? Ayan. Ito. Meron tayong tinatawag na health mastery. Ayan. Yeah. Freedom, health mastery, acquire infinite energy, strength, and vitality. Ayan. So, ibig sabihin, ganito naman. Marami naman sa mga kababayan natin, may pera. Mayaman na, pagpalagi natin mayaman na. May negosyo. O, malakas yung negosyo niya, booming. Talagang panalo. Pero hindi naman malusog. Hindi naman siya healthy. Ayun. Ibig sabihin, lahat na ito pwedeng mawala eh. Lahat na ito pwedeng mawala, pati income mo. Kagaya na nangyari sa family ko. Ako, na, sir, una, wala, wala nang pera, hindi pa healthy. Yun nga, sir. Kasi, sabihin, pwede kasi yung yaman mo, kahit 50 million pa yan meron ka sa banko, kahit 100 million pa yung income ng ano mo. Ubus ng, yan, pagka nagkasakit ka. Yes, kapag ka ang negosyo mo naman is magti-trigger sa buhay mo, talagang paplakda yan eh. So sa ano, sa Preach Revolution, tinuturo din yun. Wow, tinuturo. Ganda. Panalo. Kaya pag na-master mo na lahat, gumaling ka na rito, ituturo. Kaya ako talagang saludong-saludo sa mga mentors natin, si Ma'am Ted at si Sir Terence. Grabe, kaya nag-a-attend yan ng mga milyon na binabayaran ng mga seminars kasi talagang para sa atin yun. At nakukuha ng libre yun, ha? Yeah. Diba? Meron pa, sir. Meron pa. Hindi doon nagtatapos. There's more. There's more. Yes. There's more. There's more. Okay, sige, sige. Ito, ayan. Freedom Fighter. Yes. Turn your greatest fears into power. Yan. Yes. Yan ba yung public speaking, sir? Hindi ako pwede dyan. Hindi ko kaya magsalita sa stage. So, ang natutunan ko sa Freedom Fighter, bigyan ko lang mga kababayan nating OFW ng idea. Ang Freedom Fighter, dito ko natutunan si Medulla, yung nandito daw sa ating sa may ulo natin. Siya yung nagwa-warn sa atin ng danger. Let's say for example, maliligo ka sa dagat. Gusto mong tumalon pero niisip mo may pating, kaya hindi ako tatalon, ayoko na maligo kahit wala naman. So minsan kasi gustuhin man nating umasenso sa buhay pero laging merong nagbubulong. Ayan, gano'n, wag yan. Yung mga gano'n, imbis na harapin mo siya, ang ginagawa natin, dinidecline natin siya. Kaya minsan yung opportunity, and I believe na ang opportunity kasi laging dumadating sa atin, laging dumadating sa atin yan, pero hindi natin siya ginagrab because of fear. Ayan. So dito tinuturo na kung paano harapin yung fear mo, yung takot mo, yung minsan kasi naapektuhan tayo ng mga past experiences natin. So kaya minsan hindi tayo nakapag-move on. So dito tinuturo din. Di ba? Ganda yan. Ganun, Zeno? Meron ka pa ba, sir? Pero bago kung meron ka pa, bago yung susunod, shout out ko muna yung mga nanonood sa atin. Medyo natambakan na ako. Si Preach Chris, sabi niya, hi po. Yan. Si Preach Ambassador Corky Yonggo ng Kuwait. Yan. Watching from Kuwait, si Linda. Sabi niya, hello. Watching from Kuwait. Kung mga Preach Rebo kayo, no, lagay niyo diyan yung this is Linda watching from Kuwait, ganun. Preach this is Linda, Preach Rebo Linda watching from Kuwait. Para pagka may mga nanood ng replay or nanonood ng live, alam nila kung sino yung kukontakin nila sa Kuwait. Hindi lang sa Kuwait, no, kung nanonood kayo sa Middle East, ibang part ng Middle East, Europe,
sa Asia, ganun. Lagay nyo rin, Preach Rebo ng Singapore, Preach Rebo ng Japan, ganun. Para alam nila kung sino kakontakin nila pag taga-Japan yung nanood, taga-Singapore yung nanood. Yan. Pagka hindi nyo na maalam kung sino kakontakin nyo, kontakin nyo Sir RJ o ako. Or ako, yan. Tapos, yan, kami na magkoconnect sa inyo kung sino yung naka-assign doon. Doon naman si Corky, sabi niya, shout out from Kuwait. Yan. Preach Rebo po siya kasi nando naman sa profile niya. Yan, si Rosie Marino. Hello po, watching from Italy. So, Preach Rebo ka po ba, sis Rose? Yan. Si Cherry, sabi niya, hello po Cherry, watching from Kuwait. So, ako na-inspire kayo doon sa mga sinishare ni Sir RJ ngayon, no? Pakibigyan naman po kami ng konting heart, saka like, yan. Nakakasulong po yan. Saka yung share, yun. Parang sa ano yan eh, parang sa stage, pag nasa stage, yung mga speaker, yan yung parang palakpak ng mga tao, yan nagbibigay buhay. Sa mga katulad namin nasa live stream na ganito, dyan namin nakikita yung kung may value ba yung binibigay namin yung mga effort na ginagawa namin. Pag may nagko-comment, nagla-like, nagka-heart, saka nag-share, pinakamahalaga yung share. Ayan. Sabi niya, watching from Kuwait, sabi niya, pakibati naman lahat kami dito sa Preach Rebo Center Kuwait. Pinabati ko mga taga-Kuwait. Mabuhay kayo mga taga-Kuwait. Ayan, thank you. Thank you din. Thanks po watching from Kuwait. Si Jenny Alipon Lontes. Yan. Si Nico Matutina. Thank you daw. Watching from while working. Pero stop muna ang work. Ito yata yung tawag ni Sir kanina. Ano, busy pero di productive. Pero itong ginagawa natin ngayon, hopefully, hindi to part ng busy na hindi productive. Ito, productive to. Kasi nangyari nito, minsan lang natin gagawin itong Facebook Live na to. I mean, itong video na to. After this video, i-ads ko siya so para mas marami makakapanood. So, pwedeng productive. No? Using the leverage of the technology. Yan. So, yeah. Yan, sabi ni Avril Ashley Concepcion. Yan. Papa ko yan. Anak ko yan. Anak. Kaya pala sabi niya, thank you po pa. Ayan. Ayan. Thank you sir Reynold, JM. Reynold na lang, tawag niya sa akin. Ayan. Watching here in Preach Advocate for Japan, si Preach Chris. Ayan. Kung yan, Preach Advocate, si Preach Chris, kung naghanap kayo ng makokontak sa Kuwait, yan, si Preach Chris. Yan. Si Yashin Marisa, watching from Kuwait. So hindi ko sure kung Preach na rin si Yashin. Joanne, wow, that's my mentor. Yan. Nakaka-inspire, sir, kasi baka marami ka ng ano. We love you, Preach Ambassador, Sir RJ. Preach Rebo. Ang dami mong na-inspire sa Kuwait, sir. Yun yung maganda dito sa ginagawa natin. No? Mentor po namin yan, Sir JM. Shoutout, Preach Rebo, Kuwait. Yan. Si Jenny Palais. Taga Kuwait. Watching from Kuwait. Yan. Merry Grace Agril. Yan. Sa so, kung napapanood nyo na ito ng replay, let me know. Lagay nyo dyan, watching replay from ganon. Para alam din natin kung hanggang sa nakakarating itong replay, kung napapanood nyo na ito na replay itong Facebook Live namin ni Sir RJ Dan Concepcion. Kung hindi pa kayo nakatin ng Preach Rebo, yung sinasabi niya kanina, Balik Mayaman Action Program, yun, tuturuan kayo paano mag-handle ng money. Pero yung isa, yung mas maganda rin yung Freedom Business Action Program. Yes. Yun naman yung pwede kang kumita as a sideline kung nagtatrabaho ka pa rin, may full-time ka dyan. As an OFW, no? Kung nagtatrabaho ka, pero gusto mo ng extra income, mag-join ka dito, mag-attend ka ng Freedom Business Action Program. Kung napapanood mo ito ng replay, message mo na lang yung mga nandyan sa comment section. Kung nandyan kayo sa Kuwait, yan. Depende, no? Kung nasa ibang lugar kayo, sa Europe, gano'n. Message nyo na lang yung mga taga-Europe or ako kung hindi nyo alam kung sino yung may message nyo. At gusto nyo mag-join dito sa Preach Rebo. Yan. Ano pa yung mga ibang ibinibigay ng ating mga Preach Mentor, sir? Ayun, marami pa. Pero batiin ko na muna yung nag-shoutout. Sige, shoutout. Ikaw muna mag-shoutout. Oo, okay naman, sir. Si Ma'am Rose from Italy. Ayan. Si Ma'am Rose. Yeah. Saka, bago nga pala sir, parang may nakita ko na, kasi shinare ko to sa mga iba-ibang group. So okay. Kung napapanood nyo to sa ibang group, kayo nga ngayon nanonood, click nyo yung pinaka-link doon sa Usapang OFW. Paki-like na rin yung page na to, Usapang OFW. At doon kayo manood kasi doon ko nakikita ko sino yung mga nanonood at doon lumalabas yung mga comment.
Kung doon kayo sa group kasi nag-comment, hindi ko nakikita yun. Ayan. Ayan, sir. So, tuloy natin, sir. Ano pa ba yung mga bigay? Merong health, merong freedom fighter, merong freedom business action program, merong balik mayaman action program. Dami yan. Libre ba lahat? Libre lahat yan, sir. Libre. Meron pa, sir. Meron, there's more. Yes, wait. Maraming tuturo, di ba? Package nga itong ating company. Ito, sir, tingnan nyo po. Ito yung tinatawag nating... Freedom Master Camp. Ah, camp. Na yan, yes. Parang develop a mind of steel to conquer. Ewan ko. Conquer. Any obstacle. Yan, ganda. Parang ano na yan, ha? Oo, parang, maganda. Daming tinuturo. Dito sa Freedom Master retreat Camp. Na. Yeah. Kung physical naman yung sa Freedom Fighter, dito naman yung mental naman natin. Hmm. dito sa Master Camp. Ito camp na to, no? Tapos yan, isa yan sa mga tinuturo. Tapos hindi na yan libre, sir, kasi camp na, 'di ba? Parang may location na yan. Yes, may location kami, pero sa mga active na, super active natin na mga advocates and ambassadors, no? Nagiging libre na rin po ito kasi unang-una yung commission dito, wala naman binayaran. So, parang libre, talagang libre na lang to ito, itong ating ginagawa. Na yung libre, yung camp natin dito, higing libre na rin ito, kahit camp na, nagawa natin. Tapos, meron pa tayo, sir, meron pa. Ah, there's more. Good, ako sa sa'yo. Life mastery. Oh, yan. Medyo, ano na tayo dyan? Medyo, medyo malalim na yan, sir, ha? Medyo malalim to. So, big sabihin, kung mag-start ka sa pag-attend ng Freedom Business Action Program, tapos papasok na natin si Balik Mayaman Action Program hanggang sa magle-level up ka, magle-level up yung knowledge mo, magle-level up ka na magle-level up. Mm-hmm. Hanggang sa ikaw din mismo sa sarili mo, you're a bigger and a better person na yung pag-iisip mo talagang kakaibang level na. Yan ba yung life, sir? May kasama ba dyan yung parang relationship mo sa pamilya mo, sa mismo, sa spouse mo, ganun? Opo, yun yung sa life mastery. Ito yung kung bakit naghihiwalay yung mga mag-asawa, kung bakit hindi naiintindihan yung lalaki yung babae, kung bakit. So maraming topics dito. Ginawa natin to dito, talagang libre to. Ginawa natin yung Freedom Fighter Camp dito sa Kuwait, libre. Ginawa natin yung Freedom Master Camp, libre. Health mastery, life mastery, lahat to, sir, ginawa natin to ng libre. At kapag umuwi ka ng Pilipinas, sir, every January, meron tayong tinatawag na yung sa VIP natin after ng awarding, which is the AGA, yung Andrew Buchanan Awards, meron tayong libre uli, training din yun, sir, libre din. Kung gusto mong gumaling sa business, meron tayong libre training. Ito yun, sir. Ito. There's more. There's more. Sales explosion. Ignite your business and turbocharge your income. Yan. Talagang uuwi ka na talagang... Sa mga pinapakita mong ano, sir, seminar na yan, talagang uuwi kang mayaman sa Pilipinas. Yes, tama. Tsaka ito pa, sir, meron pa. Wow, there's more. Dahil nga sa mga trainings natin na napakarami, may chance kang maging ganito. Ano? Never work again. Make a triumphant return to the Philippines without ever having to work abroad again. Yan. Yeah. Pangarap ng mga Pilipino yan, mga pag-for good. Marami kasing nagsasabi na napakadali lang naman pag-for good, napakadali. Napakadaling sabihin, napakahirap gawin, at kapag nandun ka na sa Pilipinas, wala ka ng income, yun yung pinakamasaklap. Kaya hindi madaling mag-for good, lalong-lalo na kung wala kang, hindi mo na ma-manage. Kasi yung kinikita mo, kasi sir, dito tinuturo din, there's more. Oh, there's more. Teka. Ayan, sir. Wealth mastery, freedom. Become a money-making machine and start building your empire. Yeah. Money-making machine. Yeah. So, parang ikaw, sir, parang machine ka na. Money-making machine. Sa Mayaman Action Program na tinuturo natin, di ba, nakakreate na tayo ng profit flow. Yung income natin, nilagak na natin into an investment vehicle na magpuproduce sa atin ng income lifetime. Pero dito sa wealth mastery, ano naman ang gagawin mo sa profit?
Di ba? Oh, ito tinuturo yung wealth mastery. Ibig sabihin, sir, ang dami palang aspeto ng buhay. Kaya ang mga nagsasabing, opo, kaya mga nagsasabi dyan, hindi ko na kailangan yan, alam ko na yan. Ito yung mga taong walang alam. Kasi ang dami. Di ba? So, IKEA attitude. I know everything. I know everything. Yeah. Ang daming award, ano niya, mga ano ba yun? Seminar yan. Ha? Hindi ba nakaka-overwhelm yan? Hindi naman yan isang araw sabay-sabay, di ba? Parang may schedule by schedule. Opo, sir. Tsaka level by, ang kagandahan nito sa ating sa Fitch Revolution, yung mga seminars dito is by level. For example, hindi mo kasi maiintindihan yung topic ng Freedom Master kung hindi ka nag-Freedom Fighter. Hindi mo rin kasi maiintindihan yung Balik Mayaman Action Program kung hindi mo sasabayan ng Freedom Business Action Program. Kaya kailangan maatinan mo talaga siya lahat para mas lalalim yung pang-unawa at pag-iintindi mo. Iba kasi yung narinig niya kaysa naintindihan niya kasi kailangan ma-experience niya lahat. Ayun. Opo. Kaya ako ya nag-invite sa inyong lahat na atinan niyo po lahat ng mga trainings. Bukod pa 'yon sa mga individual trainings na ginagawa ng mga leaders. Kagaya ko, meron ako mga trainings na ginagawa dito sa Team Kuwait. Nandiyan yung The Mismanaged Cycle, nandiyan yung Pull Up kung paano kasi sa buhay ang pagiging successful for me is yumaman ka, yung ganun, hindi lang kasi doon eh. Dapat meron ka rin taong nahila pataas. Ayun, parang nagbi-build ka ng tao. Yes, as exactly. You build them, you help them become successful, nagiging successful ka rin. Exactly. Unlike being an employee, that you're working hard, tapos fixed rate ka, tinan mo pag ikay empleyado kasi, nagtatrabaho ka, sobrang andyan yung stress, lipas gutom, sleepless nights, long commutes, ang daming pinagdadaanan as an employee. Tapos at the end of the day, pagdating ng katapusan, ang kita mo is fixed rate. Kahit anong sipag mo, kahit anong tuwad mo sa trabaho, pagdating ng katapusan, the same pa rin yung income mo. So that's number one, nagtatrabaho ka. So pero sa sipag mo, sa pagod mo, yung employer mo, siya yung lumalago. Kasi may profit siya sa'yo eh. Ikaw may active income ka lang kasi as an employee. Tapos, bukod pa doon, mahihirapan kang yumaman or lumago sa buhay kasi nag-iisa ka lang. So as an employee, ikaw lang nagtatrabaho para sa pera. Kahit may ipasok ang 10 tao sa kumpanya mo, wala kang kikitain sa kanila. Ha? For example, ako, manager ako ng isang company, for example lang. Meron akong mga kamag-anak or kakilala na walang mga trabaho. Pinakiusapan ko yung company namin na ipasok nyo to sa trabaho. Ngayon, dahil malakas ako sa kumpanya, manager ako, for example, kinuha ng kumpanya ko or ng kumpanyang pinagtatrabahoan ko yung mga kakilala ko. For example, 10 sa kanila. Yan, kinuha, 10 sa kanila. Wala naman akong kikitain sa mga to eh. Oh, okay. Ibig sabihin, yung leverage na sinasabi natin. Kung mag-isa ka lang kasi sa buhay, kaya ang mga empleyado, lagi nila kaya sinasabi nila na walang yumaman sa pagiging empleyado, meron naman. Pero ang ano kasi doon is mag-isa ka lang kasi, kaya mabagal. Mabagal. Meron yung mayaman sa pagiging empleyado, pero dapat kakaiba ka rin. Mala CEO type ka. Ganun. Pagka-empleyado kasi, pag natanggal sa trabaho or nanghina ka na or tumanda ka na, yes. Napakadali lang sa company na palitan. Yes, they can kick you out anytime. Yan yung sinasabi nating security, which is doon sa mag-isa ka lang, sinasabi natin na pag yung sweldo mo kasi sir, let's say for example, as an employee, you're earning 100,000 every month na sweldo mo kada buwan. Pwede pa kasi bumaba yun. Paano? Let's say hindi ka pumasok sa trabaho, no work, no pay, kakaltasan ka. Isa yan sa pagiging empleyado na mababawasan yung income mo. Tapos pangalawa, mag-isa ka lang, ibig sabihin, hindi kaya yaman kasi wala kang katuwang. Dito kasi sa French Revolution, nagtutulungan. For example, ako, nag-build ako ng tao, tinuruan ko siya, magkaroon ng negosyo, na-build natin siya, gumaling na siya sa business. Meron ka kasing overrides. So you're earning from people. Yeah? You're earning from people. Kaya pag ako, yes sir, kapag nag-vacation ako ng Pilipinas,
And I have a team, meron akong team dito, meron ka pa rin income. Unlike sa ordinary employee or OFW, na pag nagbakasyon ka, ang dala mo lang yung pabaon sa'yo na 1 month na bakasyon, yung leave pay mo. Tapos pagdating mo ng Pilipinas, palabas na lahat ng pera, wala kang income. Ayun. Kaya pala, sir, kanina, nung sinabi ko na kontakin nila, in-offer mo na ang kontakin ng mga taong manonood ng replay, yung mga taong nasa comment yes. section. Ayun. Yes. Kasi parang ano, parang tutulungan mo sila mag mag-build yes. ng ano nila, ng business din nila. Maga, parang you're doing this effort, parang effort na rito, no? Pero para yes. sa team mo, ganun. Galing. Yes. So parang sige, hindi lang kita tuturuan, hindi lang kita bibigyan ng negosyo. Tutulungan pa kita ako na magpo-promote para sa iyo. Parang yes, yun yung ginagawa mo ngayon. Kasi kanina, binanggit ko na pagka gusto nyo ng mag-attend ng Preach Rebo, kontakin nyo Sir RJ, tapos in-offer niya. Ang kontakin nyo, yung mga nagko-comment sa comment section. Yes. So, ang ganda, Sir, ng, ano, ng, parang structured yung ginawa nyong ano, system. Yan. Opo. Kaya nakakatuwa, no? So, parang yes. ang nangyari, parang nagtutulungan kayo. Yan. Yes, tama. Ganon lang naman. At saka dito sa Fitch Revolution, talagang matatanggal yung mga bad habits mo. Kagaya ko, na sabi ko nga sa iyo kanina, sir, na sobrang busy ko pero hindi siya productive. Well, nag-enjoy naman, no? Yung nag-enjoy ka ng mga oras na kung saan ka nag-enjoy or yung oras na kung saan nalilibang ka is not a wasted time. Kasi nag-enjoy ka eh. Pero hindi nga lang siya productive. Hindi siya nag-produce. So, dito kasi sa Fridge Revolution, natanggal yung mga bad habits ko sa paggamit ng oras. Naging mahalaga lalo sa akin ang oras. Naging mahalaga sa akin ang buhay. Naging mahalaga sa akin ngayon yung mission. Na, kasi paano mo masasabi na successful ka kung wala ka namang taong naging, wala naman ding taong naging successful sa mission. Dahil sa'yo. Yes, dapat yung mission natin is naging successful ka, naging successful siya. Just like our mentors na sobra naging successful sila, naging, pati yung mga, ang dami nating mga ambassadors, may mga advocates, na sobrang nabago rin ang mindset, nabago ang buhay, nabago ang income, nabago yung lifestyle, nabago yung spiritual life, which is the most important thing, which is tinuturo din natin dito yung spiritual life. No? So, yun. Yun yung pinaka the best weapon natin yung tinuturo dito, which is talaga libre na lahat. Opo, libre na lahat. Nakaka-inspire naman, sir. Kaya kung ano, nanonood kayo ngayon ng live, nanonood kayo ng replay, yan. Let me know kung sa kayo nanonood, kung sa kayo nanonood ng live, yan, para mabati ko kayo. At the same time, kung napapanood yun na ito ng replay, kasi plano ko, after this live, sir, i-Facebook ads ko tong Facebook live natin na to para mas marami pang ma-reach yung effort na binigay mo sa amin, yung time na binigay mo sa amin, pinagbigyan mo ako na makapag share ka rito ng istorya mo kung paano ano may bibigay nito sa mga kapwa nating OFW na may pag-asa pa na mag-invest yes. at umuwi ng mayaman and never have to work abroad. Again. Yes. Kasi parang nakikita ko yun, sir, no? Parang sa ngayon, kasi medyo marami ko na kilala online. Parang may mga naririnig ako na yung father niya or mother niya, dating OFW din. Pero siya ngayon, OFW. Isa ba yun sa mga mission or vision ng Preach Rebo na matapos yung cycle na yun? Yung, yes. Yung OFW yung nanay ko, OFW ako. As much as possible, sana hindi na maging OFW yung anak ko, ganun. Yes, sir. Isa yun sa mission natin. Kasi kagaya ko, ako hindi naman OFW yung nanay ko. Pero mga kamag-anak ko galing sa ibang bansa. Pero ang nangyayari, yung mga tiyuhin ko galing sa ibang bansa. Pero yung mga anak nila, after nilang mag-abroad, mga tiyuhin ko, mga anak naman nila nag-abroad. Mahirap po kasi yung mapalayo sa family. Kwento ko lang yung sa akin, sir, ha? I came from a broken family. Yung tatay ko, hindi ko pa nakikita until now. Nakita ko lang siya recently sa Facebook. Tapos, mula nung pinanganak ko, sir, hindi mo nakakilala yung father mo. Opo, hindi ko po siya nakikita. So,
taga Davao yung tatay ko, yung mama ko naman, yung talagang ano nila is from Cebu and Leyte. Cebuana talaga yung lolo ko from Cebu. So ngayon nagkakilala sila, nabuo ako. Tapos anong nangyari? Naghiwalay din sila. Naghiwalay din sila kaagad. Siguro mga 3 months, 6 months old or 1 year old ako that time. Naghiwalay sila. So dinala ako ng mama ko sa lugar namin. Doon na ako lumaki. Tapos ang pinakamahirap doon na parte ng buhay ko nung kabataan ko is yung nanay ko kasi iniwan din kasi ako. Pumunta siya ng Manila para magtrabaho bilang katulong. Katulong po yung nanay ko. 1994, iniwan niya ako noon, grade 4 ako noon. Ang pinakamahirap kasi doon, na which is sa mga OFW na pinagdadaanan din, yung distance. Bakit? Kasi pag kumulog kumidlat sa gabay, wala kong ibang kayakap kundi unan. Wala yung nanay ko. Wala yung tatay ko. Sinang umiyak. Babantay sa'yo noon, time na yan? Tsahin ko lang po. Nandun ako nakatira sa tsahin ko, tsaka ano po, sa kapatid ng mama ko. Ngayon, pag kumulog kumidlat sa gabay, wala kang kayakap kundi unan. Hinahanap mo yung magulang mo. Tapos, wala kang magawa kasi because of poverty. Nandun yung hindi mo na magkalayo. Tapos, pagka sinusundo naman ako ng mga classmates ko, pagka pinupuntahan ako sa bahay, Jay, tara na, pasok na tayo. Minsan, kasi since nakatira ako sa bahay ng tiyahin ko, tinupuri nila yung bahay ng tiyahin ko. Sabi, ganda ng bahay niyo. Ang sagot ko naman sa kanila, hindi sa amin yan. Kanina yan? Sa tiyahin ko. Nasaan yung bahay niyo? Wala. Kasi wala kami bahay eh. Wala. Nasaan yung nanay mo? Wala din. Nasaan yung tatay mo? Wala rin. So, mahirap nabubuli yan, lalo na sa elementary age. Na. Opo, nabubuli na ako. Kaya ang hirap. Kaya ngayon sa mga OFW, kagaya ng sa life story ko, ang sinabi ko nga, hindi lang pera ang mahalaga sa mundo. Kailangan nating makasama yung family natin. Kailangan nating mahalikan, mayakap, mahatid sa school. Kasi naranasan ko yun nung bata ako. Kaya napakahirap ng yung sinasabi nila na okay lang maging OFW ako, okay lang kasi kaysa nandito sa Pilipinas. Actually, hindi siya okay kasi nga yung distance, hindi mo nakikita yung, kagaya ko, nabubuli ako sa school dati. Tapos, ang hirap pati kasi sa eskwelahan namin, maraming, public school naman siya, pero maraming kasing mayaman sa lugar namin, which is ako, galing sa talagang mahirap na pamilya. Imaginin mo sa papasok ako sa eskwelahan, nakatsinelas yung mga klase ko, nakasapatos. Piruin mo yon. Tapos yung bag ko pa minsan is pinaglumaan. Kung hindi naman pinaglumaan, yung literal na sando bag. Alam mo yung ganon? Opo. Tapos, ang hirap maging mahirap. Kaya talagang nagpursiga ako na hindi po pwedeng hindi mabago yung buhay ko. Alam mo yon? Kaya sa mga OFW na parang wala lang sa kanila, lalong-lalo na yung mga nag-i-enjoy lang dito sa abroad at niisip nila na kapag ka nasa ibang bansa. Opo. Tatanda rin kayo. Tsaka iniisip nila na nasa abroad, okay kasi may income pa. O lagi niyo tatandaan na yung income niyo na yan, mapuputol yan. Yung katawan niyo titigil kasi magre-retiro ka. Ang tanong kasi doon, marami kang na-miss na, marami kang nawalang moments sa family mo because nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So ang nagiging kapalit ng hirap, pagod, puyat natin, at saka yung pera is yung presensya mo. Ang masakla pa nito, sir, 10 years kang nawala sa family mo, sa tabi ng family mo kasi nag-abroad ka. Ang masaklap nito, umuwi ka ng Pilipinas, wala rin nangyari. Wala kang money-making machine, hindi ka nag-attend ng Fritz Revo, walang nangyari sa income mo. Ang mangyayari dyan, yung mga anak mo naman mag-abroad. Ngayon, 10 taon kang nawala, aalis naman yung anak mo, 10 taon din siya, so total of 20 years, hindi na kayo nagkakilala. Useless din. Di ba? Ang masaklapan nito, ikaw pinalad ka sa abroad, mga kababayan kong mga nanonood ngayon, ikaw pinalad ka sa abroad, nakakuha ka ng magandang trabaho, nakakuha ka ng magandang sweldo. Yes. Umuwi ka ng Pilipinas, nag-for good ka. O anak mo naman nag-abroad, paano kung yung anak mo pagdating sa abroad napunta sa maling amo, naabuso, nagahasa, may ganun sir. Hindi pinalad, diba? Nakatulad mo. Hindi pinalad, yun. Yung sinasabi ko nga sa vlog ko, pag-isipan nila mabuti. Kasi ngayon, nagiging kampante sila, oh, shopping lang kayo, sige, enjoy ka lang. Pero nakalimutan din nila kung ano yung purpose. At isa sa mga tinatopic natin sa Freedom Business Action Program, lalong-lalo na yung pag-drawing ng pangarap, tinuturo namin dito yan. Ginagawa natin yun para matandaan niya. Or kasi habang ginagawa namin yung seminar na to, yung Freedom Business Action Program, pag tinanong mo nga, ano ba pangarap mo? Sasabihin niyang, ano nga ba? Imaginin mo, hindi niya alam,
nag-abroad siya, wala siyang target. Maraming ganun eh. Kaya mga babayan natin na mga nanonood ngayon at saka sa live or di kaya replay, ang masasabi ko sa inyo, mag-attend kayo ng seminar. This is not about money. This is about you and your family. This is about yourself. This is about having freedom and at the same time, yung masisecure natin yung family namin, family mo. Kasi kagaya ko, sir, naranasan ko na yung hirap dito sa abroad. Init, lamig, itlog, kanton, lipas, gutom, pagod, stress. Ayoko na maranasan ng mga anak ko yun. Gusto ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, sasabihin ko sa mga anak ko, anak, hindi mo na kailangan mag-abroad pa kasi meron ka ng farm, meron kang ganto, meron kang ganyan. Kung lalabas man tayo ng bansa, magiging turista na lang tayo. Hindi ka mangangamuhan. Ang hirap. Di ba? Sir, meron po akong dalawang kalabaw sa farm. Sa farm ko. Gusto ko nga sana mabaliktad ang mundo. Shoutout sa kalabaw. Ang gusto ko sana yung kalabaw, sir. Gusto ko ang pahihilahin ko doon, Arabo. Joke. Pwede naman kasi, pwede ako, kapag binago. Ako, gusto ko lang, sir, magkaroon ng property anang gre-rent foreigner. Ayan, o, di ba? Yung gano'n. Diba? Kasi karamihan kasi sa mga Pilipino, ang lagi nilang tingin sa sarili, ang lagi, kaya mababa ang tingin sa atin ng ibang lahi, kasi ang baba rin ang tingin natin sa ating mga sarili. Ayun, tapos, bukod sa mababa ang tingin natin sa ating mga sarili, kapag may nag-alok sa atin ng opportunity, ang taas na agad ng tingin natin sa ating sarili. Hindi na maabot. Yun yung problema eh. Parang ang tawag doon, sir, ego, di ba? Or pride. Oo, yung ego na yan. Tanggalin natin yung E sa ego, go na lang tayo. Di ba? Yan. Napakadaming inspiring moment yung binigay mo, sir, yung mga story mo, saka yung mga sinishare mo, kung ano yung mga sinishare ng Preach Rebo. Kaya kung nanonood kayo ngayon ng live, yan, pa-share yes. naman, pa-share, pa-like, saka pa-heart. Yan, mas gusto ko yung heart. Para mas para mas maraming maabot tong mga teaching, mga learnings, mga inspirational na binibigay ni Sir RJ. Sir, mukhang napahaba na tayo at alam ko busy kayo dyan sa Kuwait. Anyway, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa mga nanood. At medyo parang maraming na-open na topic dito sa mga pinag-usapan natin na to. Merong busy pero di productive yan. Parang interesado ako dyan. Ano yung mga benefits ng pag-iinvest sa real estate? Ano yung paano mag-for good and never work again, abroad again. Yan. So yung ano yung pagkakaiba ng active, passive, saka pag may passive ka na, yung flow ng profit. So parang maraming na-open topic. Sana may time ka ulit sa susunod na ma-follow up natin yung mga topic na yan. Baka interesadong malaman ng mga kapwa natin OFW. Yan. Kaya kung nanonood kayo, nasa Kuwait kayo, message nyo si Sir RJ. Kung hindi siya nakasagot, message nyo. Message nyo yung mga nagko-comment sa comment section na part ng Preach Rebo para maka-attend kayo dito sa advocacy itong binibigay ng libre naman to, may balita ako, may raffle coupon pa yan, sir. Yeah, sir, sana sa susunod ma-invite kita ulit para magkaroon tayo ng part 2. Yes. Yan, saka sa mga nanonood, kung wala pa kayong book na ganito, mag-attend kayo ng paano ba yan? The OFW Preach Book. Dalawang beses ko na itong napanood. So, napanood, nabasa. So, ngayon, binabasa ko siya ulit. So, nasa Amazon siya, no? So, kung OFW ka, pwede mo itong maging guide habang hindi ka pa nakapag-attend ng Preach Rebo. Maaaring maging guide mo to sa, lalo na kung walang Preach Rebo niya sa lugar niyo. Kasi parang limitado pa yung mga location natin. Di ba tayo around the globe, no? Pero since marami tayo sa Europe, marami tayo sa Asia, marami din sa Middle East, pero hindi pa siya, wala pang center sa iba't ibang lugar ng bansa. Pero kung gusto nyo mag-attend later on, sa ngayon hindi pa naka-set up, no? Ng online, ng Preach Rebo, gusto nyo mag-attend, message nyo ako para pagka nagkaroon online na Balik na Yaman Action Program, ma-invite ko rin kayo. Yan. Yes. Yan, sir. Sabi ni yan, tingnan natin yung mga... I'm so proud daw, sir, na sila member. Ito yung nakakatuwa dito sa sa Preach Rebo. Kasi parang win-win ang nakikita ko dito, sir, no? Win-win parang talaga. Tuwing nag
share ka, may na-invite kayo, may nag-share. May nag-create ng money-making machine nila, nagkaroon sila ng mindset, na tamang mindset. Parang nabibigyan ng reward yung nag-invite, at the same time, yung in-invite, nabibigyan din siya ng ano, reward. So, win-win. Panalo dun sa nag-invite, panalo din dun sa in-invite. Kasi yung in-invite, ma-open din yung mindset nila sa yung pag-iisip nila na meron pala, meron palang parang next after ng OFW. Yung hindi lang nai-stop sa pagiging OFW. Meron palang kasunod to kung mag-e-effort lang din ako na gagayahin ko yung mga ginawa ng mga ambassador na nauna sa akin. So parang ang nangyari, sir, ang business na to parang copy and paste lang na. Parang yes, kokopyahin mo yung ginagawa ng mga ambassadors katulad nilang Sir RJ. Tapos, pipaste mo. Kasi parang karamihan sa atin, ang giisip, OFW ako ngayon, pag-uwi ko ng Pilipinas, mag-open ako ng business. Mm. So ngayon, parang dito sa binibigyan ng Preach Rebo, eto na, meron ng ano, blueprint. Kakopy mo na lang, pipaste mo. Pero yung mahalaga doon, no? Paste. Ibig sabihin, i-implement mo yung natutunan mo. Kasi minsan pag pagka natutunan mo lang, di mo naman din implement. Parang yes, parang hilaw, di ba, sir? Tama. Uh-huh. Tsaka sa mga, ano sir, sa mga nagsasabing hindi ko to linya, di ba, maraming ganyan. Ayan, yeah, mga objection yan. Objection handling. Yes. Hindi ko kasi linya yan. Hindi ko kasi, marami ako mga kaibigan na ganun din sinasabi. Ako rin naman hindi ko to linya eh. Lahat ng mga naging ambassadors, naging successful dito, hindi naman din nila to linya. Ganito lang naman yan, di kasimple eh. Kung sa ilang taon yung ginagawa yung trabaho ninyo at hindi pa rin kayo umaangat sa buhay, baka yan ang hindi nyo linya. Baka kailangan nyo tingnan itong Fresh Revolution kasi doable and duplicable talaga yung system. So it's not about kung linya mo ba to, professional ba to o hindi, kasi duplicable naman siya. At the end of the day, all things are difficult before they are easy. Ang gagaling ng mga Pilipino, sa simula lang naman mahirap, parang love life lang yan pag may hiwala yan, sa una lang naman mahirap, di ba sir? Ganun din sa business natin. So parang ano, parang sinasabi mo sir na lahat naman tayo, kasi yeah, actually may narinig din ako ganyan. Wala akong alam sa sales eh, wala akong alam sa real estate, wala akong alam dyan. Kaya nga pag nag-attend kayo dito, parang hindi naman yun yung parang pinaka main focus. Ang focus yung bigyan ka ng mindset na there's something more na pwede kang maibigay sa'yo ng Preach Rebo or ikaw yung magko-contribute para makapag-inspire ka rin ng ibang tao pa. So, so yun yung maganda dun sa ginagawang advocacy na to. So ngayon, kung nanonood kayo ngayon, yan, ng live, pa-heart naman dyan. Pa-heart or pa-like. At pa-share na rin, no? Saka sa mga nagko-comment, lagay nyo dyan sa comment section. Kung gusto nyo, lagay nyo yung phone number nyo dyan. Kung Preach Rebo kayo, no? Lagay nyo yung phone number nyo dyan para direkta. Kung gusto nyo, okay lang sa inyo na kayo mismo ang tatawagan. So lagay nyo, name nyo, kung anong bansa kayo, saka yung phone number nyo. Yan, para lagay nyo dyan sa comment. Okay lang sa inyo yan, di ba, sir? Yes, yes, sir. Yes, sir. Mm. Para mas marami pa tayong ma-inspire na mga kababayan natin OFW na never work never work abroad again. Ayan. Never have to work abroad again. Ayan. At saka sa mga pala sa may dadagdag lang ako kasi may mga nagtatanong na bakit maraming yung mayaman dyan sa Fresh Revolution, bakit yung iba, yung sinasabi nilang never work abroad again, bakit nasa abroad pa rin sila nagtatrabaho? Yeah, medyo well, malalim actually, yan. No? Medyo malalim na. Sasagutin ko, unang-una, para sa akin, itong sa akin, number one reason, this personal reason ko to, number one is yung age. Sa akin, I am now 35 years old, meron kasi akong target age. Kailangan 40 years old din ako mag-abroad. Ngayon, ang tanong ko sa mga nagsasabi bakit di pa ako umuwi ng Pilipinas is ganito. Ikaw nga na medyo tumanda na hindi pa rin tumitigil. Di ba? So, pero wala kang target age. Ako may target age. At the age of 40, pahinga na ako. Pwede siguro mga 36, 37, or maybe 3 years from now, 2 years from now. Yan yung reason, number one reason, yung age ko. Number two reason is yung income.
Malaki pa kasi income ko dito eh, which is hindi ko kikitain sa Pilipinas. Yun yung number two reason kung bakit nag-i-stay pa ako dito sa abroad. And number three reason is yung freedom. Unlike sa pagiging empleyado, isang beses ka lang nakaka-uwi sa isang taon or every 2 years. Dito kasi sa freedom business, dito kasi sa Fridge Revolution, you have freedom. You can go home anytime. Galing po akong Pilipinas, umuwi ako noong December 2018, bumalik ako ng April na, tapos umuwi ako ng September, tapos kakarating ko lang, tapos uuwi ako ng December. So, you have time freedom. Tapos wala kang bandy clock, wala kang punch in, punch out, walang 8 to 10 hours, wala. Kasi makakatulog ka 8 hours per day kung gusto mo kasi you have freedom. And number 5 reason is yung security sa buhay. Bakit? Kahit yung mga properties ko, kahit yung meron ako noon, pwede pa kasing mawala because of hindi natin alam, hindi natin masasabi. Diba? So, yung security, binibuild ko pa siya lalo. Kaya, lalo ko pa siyang sinisipagan ngayon kasi hindi natin alam. Minadagdaga ko siya. And number 5 reason kung bakit nag-i-stay pa ako rito at ginagawa ko pa to is yung people, like these people, yung mga nanonood ngayon, yung mga nagko-comment. Kasi kung wala ako, wala yung Fridge Mentors natin, wala yung mga ambassadors natin, sinong mag-share ng good news? Sinong mag-share ng blueprint? So, mission talaga ito. Yun yung mga dahilan, kaya sana nasagot ko kayo sa mga katanungan ninyo na kung bakit nandirito pa rin yung mga naging successful or nag-yumaman dito sa Fridge Revolution. This is not about us, this is not about me, this is about sa mga OFWs around the world na wala na sanang mag-a-abroad, na sana uuwing panalo lahat at walang luhaan. Yun. Galing, sir. Parang siguro nandun sa isa sa mga training dyan, no? Yung Freedom Fighter. Na yes. Kasi parang ang nakikita ko sa mga preach ambassador, preach mentor. Actually, ang dami kong nakikita mga preach ambassador, mga preach, saka yung mga mentor natin. Mayaman na sila, milyonaryo na sila. Bakit? Makikita mo sila dito, makikita mo sila sa ibang bansa. Parang hindi sila napapagod na full of energy. Bakit kailangan pa nilang gawin yon? Kung bakit mayaman na sila, bakit pa nila kailangan gawin yung mga bagay na yun? Can you imagine pag huminto sila, di ba? Baga, let's say, how many thousand na ba yung natulungan ng Preach Rebo? Kung huminto sila, baka mag-stop doon, di ba? So, yes. parang nakikita ko sa kanila, parang hindi na yung, parang mas malalim na doon sa pera yung pinag-uusapan. Parang mission na, parang advocacy na yun nga, yung makatulong sa mga OFW pa na maaring makumita pa or magkaroon ng ibang panibagong buhay, hindi lang bilang OFW. Kasi kung hihinto yung mga preach ambassador natin, mayaman na sila, hihinto sila. Parang baka mabawasan yung mga taong magkakaroon ng chance na mabago yung buhay na binibigay ng mga preach mentor natin, mga preach ambassador. So parang mas malalim na yung dahilan nila. Eh. Parang yung pag nakikita mo yung mayaman, parang minsan makikita mo sila sa Africa, namimigay, di ba? Tama. Kasi iba na yung nila, mindset nila, hindi na yung pera papasok akin, di ba? Parang ando na sila sa giving. Yes. So yung mga ambassador din, parang hindi na lang pera eh. Parang inspiring more people na lalong ma-inspire na mag-join dito sa mga binibigay na learnings na binibigay ng Preach Rebo. Yun yung nakikita ko dun sa mga ambassador. Kasi kung tutusin, yung iba nandito, makikita mo sa ibang bansa ngayon, na-assign na naman sa iba. Kasi parang parang malalim na yung nila, yung gusto nilang makapag-share na hindi na yung basta pera lang. Baga, gusto na nilang mas marami pa sila matulungan, ma-inspire na mga tao na makapag-join dito sa ginagawa natin. Yun. So, hopefully, yan. Darating din tayo na maging ambassador. Maging ambassador din tayo ng Preach Rebo. Yan. Sa mga kasama mo dyan sa Kuwait, yan. Sigurado, ayan, dadami din ng mga ambassador dyan sa Kuwait. No? Kasi parang nakikita ko, sir, walang walang parang saturation, no? Kasi kung titingnan mo, pupunta ka sa airport, no? Parang everyday may mga dumadating na bagong OFW, eh. Parang supply. So, kailangan talaga may mga tao na magtutulong, mag-guide sa kanila na para hindi na sila babalik ng Kuwait ulit as an OFW na paulit-ulit. Tapos, pag tumanda na, uwi ng Pilipinas na wala nang kita. So yun, parang mas malalim na yung
Para sa mga ambassador, yung nakikita ko sa mga ambassador, parang mas malalim na yung mindset niyo, hindi na more on pera, more on ano, paano tumulong ng tao, paano tulungan i-build ang isang tao maging successful din, ganun. Tama. Ayan. Ayan, sir, baka may gusto pa idagdag or panawagan or shout out. Well, okay, sir. Yes, sa iyo, sir. Maraming salamat sa invite mo sa akin, isang malaking karangalan ito. And at the same time sa bumubuo ng Fixed Revolution, lalong-lalo nating mentors, si Seringo talagang isa sa mga taong hinahangaan ko talaga, respeto nandoon sa kanya. And at the same time, sa lahat ng mga ambassadors and advocates dito sa Kuwait at sa iba't ibang panig ng mundo, ituloy lang natin ang ating misyon, ituloy lang natin. Yes, ituloy lang natin ang ating laban. Sabi nga, laban of the future life. Tutuloy lang natin ito kasi talagang walang talo. Kung hindi ka magbabago talaga ng mindset mo, kung hindi ka talaga magbabago ng bad habits mo, talagang hindi ka pwedeng maging swak sa Fitch Revolution. Kung ikaw nandun pa rin yung katamaran mo, nandun pa rin yung pagiging negative mo, nandun pa rin yung maling paghawak mo ng pera, nandun pa rin yung mga yung mga kanigahan mo sa buhay, talagang hindi ka pwede sa Fitch Revolution. Kailangan baguhin yun, which is ginagawa natin yung pagbabago. At the same time, maraming salamat sa inyong panunood, lalo-lalo na sa mga viewers natin, iba't ibang panig ng mundo. Yes. And then, please, don't forget din naman sa aking channel. Yeah. Sinare ko ngayon dito sa yung usapang OFW sa channel mo. Pinashare ko sa chat sa page ko. Yung page ko kasi is nandun yung may mga jokes doon kasi may maraming mga OFW na nalulungkot. Nandyan din yun. Tsaka yung channel ko, yung vlog natin, is inaaral ko pa rin naman siya. Gusto ko lang maabot yung mga babae natin kasi instead of watching teleserye o kung anumang kalokohan sa YouTube, why not yung talagang magigain ka ng knowledge yun. Yun. Salamat sa iyo, sir. Salamat sa iyo, sir. Alam ko, busy kayo dyan. Busy kayo sa Kuwait. Marami kayong mga tutulungan. Pinagbigyan niyo yung page na to. Sana kung nanonood kayo ng replay or live, like niyo itong page na to, Usapang OFW. At saka sana, sir, magkaroon tayo ulit ng chance na maulit. No? Kasi parang marami tayong magandang topic na magandang pag-uusapan. Yeah. At kung hindi nyo pa napapalo yung Facebook page ni Sir RJ, it's RJTV na Facebook page. At the same time, yung YouTube channel niya is RJTV. RJTV. Yan. Pwede nyo siyang i-search na Kabayan TV 96. Yan. Kabayan TV 96, one word. Yun lang siya. Pwede nyo siyang i-search. Yeah. So, follow nyo na lang siya para marami siyang mga ginagawang video. Hindi lang siya very value content. Loaded siya ng mga value. At the same time, entertaining. Kaya gusto ko panoorin. Kasi hindi siya boring panoorin. Maganda. Magaling yung ginagawa mo, sir. Sana ituloy-tuloy mo lang. Kasi maraming may inspire doon sa mga ginagawa mo. Kaya pag nakikita ko yung mga video yung ginagawa mo, sinishare ko kagad para mas marami pang makapanood. Thank you, sir. Yan. Thank you sa mga nanonood at manonood ng replay. Thank you, sir, sa time. At sana lalong dumami pa yung mga katulad mong Preach Ambassador, Preach Rebo Ambassador, Advocate Mission. Yan. Kung di pa kayo member ng Preach Rebo, igaguide kayo ng mga Preach Rebo Advocate natin sa iba-ibang lugar ng mundo. Lalo na yung mga nasa comment section, message nyo sila, message nyo sila or nilagay kayo naman yung mga phone number. Yan. Kung di nyo pa nilagay yung phone number nyo, no, kung Preach Rebo kayo, lagay nyo dyan sa comment section para makita ng mga susunod pang mga manonood ng replay. Sir, thank you. Thank you sa time. At salamat, sir. Mabuhay ang mga Preach Rebo sa Kuwait. Yes. Laban OFW. Preach your life. God bless, sir. Sir, thank you. Thank you. Thank you.